Pahuma tayo, merong threat. Not just a threat, but a death threat. But despite of death threats, hindi siya na tumigil. Pakisabi, hindi tumigil. Alam ni Nehemiah at ng mga kasama niya na ginagawa nila yung kalooban ng Diyos. So anong ginawa nila di sa tumigil? Anong sabi? And posted a guard day and night. Naglagay sila ng guardia day and night. Tuloy natin ang pabasa. Also our enemies said, before they knew it or see us, we will be right there among them and will kill them and put an end to the world. Then the Jews who had lived near them came and told us 10 times over, wherever you turn, they will attack us. Therefore, I stationed some of the people behind the lowest points of the wall at the exposed places, posting them by families with their swords, spears, and bows. Nakikinig pa mo ba tayo? Sila pa'y nagpalampalampan. Hindi. Anong ginawa ni Nehemiah? Nagpalagay siya ng mga tao. Habang ginagawa natin ang wall of Jerusalem, humawak ng mga sandala, humawak ng mga taba, humawak ng mga sipat. Yan ang ginawa ni Nehemiah. Amen. Tuloy natin ang pagbasa. After I looked things over, I stood and said to the nobles, the officials, and the rest of the people, don't be afraid of them. Remember the Lord, who is great and awesome, and fight for your families, your sons and your daughters, your wives and your homes. When our enemies heard that we were aware of their plot and that God had frustrated it, we all returned to the wall, each to our own work. Tuloy natin ang pagbasa. From that day on, half of my men did the work, while the other half were equipped with spears, shields, bows and armor. The officers posted themselves behind all the people of Judah. Nagigilig pa ba tayo? Gumagawa sila, patuloy silang gumagawa, at sila po ay, ano nangyari? Naglagay sila ng mga tao, ng mga magbagwardya. Amen. Nakikinig pa ba tayo? Si Nehemiah, from cupbearer into a warrior. Ito, from carpenters, from mason, from laborers, sila po ay naging warriors. Iangat na natin ito, 19 na. Then I said to the nobles, the officials, and the rest of the people, the work is extensive and spread out, and we are widely separated from each other along the wall. Wherever you hear the sound of the trumpet, join us there, our God will fight for us. Sabi, pakisabi nga, our God will fight for us. Tingnan natin yung verse 6. Yung verse 6 nga, tingnan natin yung verse 6. Taas natin yung verse 6. Verse 6. So we rebuilt the wall till all of it reached half its height. For the people work with all their heart. Nakikinig pa ba tayo? Despite na merong threat, no? Kalahati na ang natapos nila. Bakit? Nagtrabaho ng buong puso. Alam mo, pag nagtrabaho ka ng buong puso, marami ka nagagawa eh. Amen? Sino yung maraming gumagawa? Nagagawa. Yung gumagawa ng buong puso, maraming nagagawa yan. So bakit sila maraming nagawa, gumawa sila ng buong puso? Lahat ng ating ginagawa, gawin natin ng buong puso. Kanina, nasa na tayo kanina? Balik tayo. Sa verse 21, mababa. So we continued the work with half of men holding spirits from the first light of dawn till the stars came out. From the first light. At the time, I also said to the people, have every man and his helper stay inside Jerusalem at night, so they can serve us as guards by night and as workers by day. Neither I nor my brothers nor my men nor the guards with me took off our clothes. Each had his weapon, even when he went for water. Nakikinig ko ba tayo rito? Ito, very strange ito. Kahit naliligo sila, hindi sila naguhubad. Ready sila, nandiyan yung armas. Nakikinig pa ba tayo? Yes. Alam mo ba, nung si Gideon ay lalaban siya sa mga umaapi sa kanila, alam mo, sabi ni Gideon, lahat ng takot umalis na. So lahat ng takot pinaalis niya, number one yun, pinaalis niya. Tapos yung mga natira, nung sila ipapapunta sa tigmaan, ito yung tubig.
Ito yung tubig. Lahat ng umiinom na ang mata ay nakatingin sa kalaban, pinaiwan. Pero lahat ng uminom na parang aso, hindi ready sa tigmaan, pinaalis ni Gideon. Nakikinig pa po ba tayo? So itong mga taong ito, oh, tingnan mo. Neither I nor my brothers nor my men nor the girls with me took off our clothes. Each had his weapon, even when he went for water. Minsan may nilabas sa GMA 7. Tapos na ang World War II, pero meron pa rin isang hapon na natira ng Pilipinas. Tapos na yung gera, 30 years pa rin siya nasa Pilipinas. Nagtatago siya sa Lubang Island ng Mindoro. Tapos na ang gera ng hapon, ha? Kailan yung gera ng hapon? Mga 1944 nagsimula, di ba? So mga around 1954, mga 1950s, at the age of 22, pumunta siya ng Pilipinas. Naka-uwi siya ng Japan, 52 anyos na siya. Tapos na ang gera, hindi pa siya sumusuko. Nasa Lubang Island, Mindoro pa rin siya. Buhay pa siya. Hinagisan siya ng mga pamplets para sumuko na siya. Ayaw niya. Sabi niya, ang mga sundalong Amerikano, ginugoyo lang ako. Akala niya hindi pa tapos ang laban. Pwede ba itong YouTube? Ang pamagat si Hunuda. Nakikinig po ba tayo? Ngayon, para sumuko siya, pinuntahan siya ng kaibigan niya. Pinapasuko na siya. Sabi sa kanya, hindi ako susuko. Unless na dumating dito ang aking commander-in-chief para pasukuin ako at sabihin, tapos na ang gera. Mabuti na lang yung commander-in-chief niya buhay pa. Pinuntahan siya ng Pilipinas at pinasuko siya. Bakit hindi siya mahuli-huli? Sapagkat kagubatan yun. At saka ready talaga siya bago siya pumunta ng labanan. Nakikinig pa ba tayo? At napakatalino niya, hindi siya dumadaan sa mga daanan ng tao na may bakas. Dumadaan siya sa mga hindi daanan para hindi siya mahuli. Marami siyang kasama nung una pero isa na lang siya natira. Pumunta ng Pilipinas 22, umuwi ng Japan 52 anyos, 52 years old. Segundo na, dahil as Japanese na sumurrender. Nakikinig pa ba tayo? No? Para sa Japanese people, bayan yun, para sa atin. Bandido yun. Bandido naman talaga yun. Bayani yun para sa bansa nila, pero sa atin, bandido yun. Dahil yung mga Japanese na nananakot ng unang panahon, nagre-raid at pumapatay, nagnanakaw ng mga ari-arian ng Pilipino, kaya bandido talaga yun. Pero para sa mga Japanese, bayani yun. Isipin mo, after tapos na gera, 30 years bago sumuko. Nakikinig po ba tayo? Ito ang technique ni Uluda. Naliligo siya ng ilong, hindi siya naguhubad. Sapagkat parang pag may dumating na kalaban, mabilis siyang tatakbo. Amen po ba? Hindi na siya magdadamit pa. Ganyan ang ginawa nila ni Nehemiah. May tao pa ba rito? Brethren, sa ayaw mo sa gusto, lagi may oposisyon. At kung hindi ka matapang, hindi mo magagawa ang kalooban ng Diyos, ang kawain ng Diyos. Eh, magbigay nga lang ng tithes, pagduwag ka eh. Magbigay tayo ng tithes, 10%. Hindi makapagbigay, duwag eh. Sabihin mo pang offering, ano hindi makapagbigay? Sabihin mo pang taasan mo yung tithes mo. Taasan mo yung offering sa tithes mo. Lalo, takot siya. Mag-persons ka, lalo, takot siya. Duwag. Ito ang kahoban rito, hindi magawa ang kalooban ng Diyos, karumagan. Karumagan. Ito ang kahoban rito. Sabihin mo sa katabi mo, atapang ako. Atapang at ako. Sa ano nga sila na-sila the verse? Meron pa ba? Yan ang number na natin. Yan. To face the opposition. 1 Corinthians 16:9 and Nehemiah 4:1-23. And number 4 pa ba? Number 4. To achieve victory. Yes. Para magtagumpay ka. Para maranasan mo ang katagumpayan, kinakailangan mo na katapangan. Amen? Katapangan.
kanilang katabangan. Paano makatagumpay kung wala kang tapang? Kailangan matapang ka para magtagumpay ka. Amen? Sabihin mo, para magtagumpay, kinakailangan na ng ano? Katapangan. Daniel 11:32. With flattery, he will corrupt those who have violated the covenant, but the people who know their God will firmly resist him. Merong darating na pinuno na hindi dapat mamuno. No? Iko-corrupt niya yung mga tao, ibig sabihin, lalansihin niya. But the people who know their God will firmly resist him. Pero ahalang-aharangan siya ng mga tao, kilala nila ang Diyos. Alam mo ba si Peter, James, and John? Walang mga pinag-aralan niya. Pero mga matatapang na tao yan, ito gumagawa ng himala. Sa aklat ng Acts chapter 4, no? Nagsimula Acts chapter 4. Bago ko basahin niya, nagsimula ang kwento sa Acts chapter 3. Makinig kayo sa akin sa Acts chapter 3. Nagsimula ang kwento. Namamalimos ang 40 years old na crippled since birth. Malimos po, sabi ni Peter at saka ni John, silver and gold have we none, but such as we have, we give unto thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Miraculously, tumayo ang crippled since birth, 40 years old, tumayo. Anong nangyari? Nagbunyi ang maraming tao. Nagbunyi ang crippled since birth. Pero ang mga oposisyon, eto na, pinahuli sila, pinakulong sila, pinanis sila, at pinagsabihan sila. Anong sabi sa kanila? Eto, then they called them in again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. But Peter and John replied, which is right in God's eyes, to listen to you or to him, you be the judges. As for us, we cannot help speaking about what we have seen and heard. Pinipigilan sila. Anong sabi sa kanila? Huwag na kayong magtuturo sa pangalan ni Jesus. Pero anong sabi nila? Ikaw ang humusga, kayo ang humusga. Ano ba ang mas mainam? Sa paningin ng Diyos, ang makinig sa inyo, ang gawin mong makinig sa Diyos. Hindi ho sila napigilan. After further threats, they let them go. They could not decide how to punish them. Because of all the people were praising God for what had happened. For the man who was miraculously healed was over 40 years old. A verse 23, bababa. 22. For the man who was miraculously healed was over 40 years old. Isipin mo, 4 taon, di siya nakakalakad. Biglang ginawa siya ng Diyos ng himala. Through Peter and John, wala namang pinag-aralan. Tingin kayo sa akin, kung bakit hindi makagalaw ang Diyos sa buhay natin at hindi makagawa ang Diyos ng himala sa buhay natin. Sobrang kasi talino natin eh. Mas marunong pa kasi tayo sa Diyos. Ito lang. Pinapayaman na nga tayo ng Diyos. Sinasabi na nga ng Diyos sa atin, ibigay mo tithes, offering at first fruits mo, lakihan mo pa yung offering sa tithes, mayayaman ka. Ayaw natin makinig. Pinapayaman na nga tayo ng Diyos, ayaw pa natin makinig. Tinuturo na nga sa atin ng Diyos kung paano tayo yaman, ayaw pa natin makinig. Itayo mo ang gawain niya sa ibang bansa. Pag hindi mo tinayo, babalik ka ng Pilipinas, wala kang dalat, maghihirap ka, babalik ka sa pagiging traditional driver at waiter, at maghuhugas ng pinggan, at babalik ka uli sa pagiging konduktor, babalik ka uli sa pagiging mekano, etc., etc. Sinasabi na nga sa atin ng Diyos kung ano yung nararapat eh. Nakikinig po ba tayo? Amen po ba? Alam mo, isang kapatid na kahit saan pumunta, tumira, pinipilit ko, pinipilit namin payuhan. Si Ate Merce, payuhan, payuhan. Anong payo namin? Alalahanin mo nung nakaraan at nakalipas na panahon. Hindi ba walang-wala kayo? Ngayon inangat na kayo ng Diyos. Wala kang gagawin kundi sumunod lang kayo sa Diyos at lalo pa kayong iaangat ng Diyos. Amen. Ikinig pa ba tayo? On their knees, Peter and John went back to their own people and reported all that the chief priests and elders had said to them. Tuloy natin ang pagbasa.
rejoices in your strength, Lord, how great is his joy. Ito na ba tayo? In the victories you give, you have granted him his heart's desire and have not withheld the request of his lips. Bumalik sila sa kanilang mga kasama. Ito, tingin kayo sa akin. Nag-pray sila. Panginoon, bigyan niyo po kami na kapangyarihan ng katapangan upang patuloy namin makapagawa kami ng himala sa inyong pangalan. Nakikinig pa ba tayo? Ang nangyari-resinate sila ng Holy Spirit at muli silang gumawa ng dakilang himala sa pangalan ng Diyos. Nakikinig pa ba tayo? So anong nangyari? Imbis na matakot sila ay nag-pray sa Lord at humingi ng ano? Na katapangan. Pakisabi, katapangan. Katapangan. So ngayon, balikan natin yung Awit 21:1-7. The king rejoices in your strength. Lord, how great is his joy in the victories you give. Pakisabi, victories. Victories upon victory. Victory upon victory upon victory. Kaya sa darating natin anniversary, malibang magbago, pero ang tip natin sa darating na anniversary, thanks be to God, who give us a victory. Thanks be to God, who gives us a house and that. Thanks be to God, who gives us an honor. Thanks be to God, who gives us a victory. Amen. Yan ang ating thing. You have granted in Him, you have granted Him His heart's desire, and have not withheld the request of His lips. Verse 3. Ye came to greet Him with rich blessings, and place a crown of pure gold on His head. He asked you for life, and you gave it to Him. Length of days, forever and ever. Through the victories you gave, His glory is great. You have bestowed on Him splendor and majesty. Verse 6 and 7. Surely you have granted Him unending blessings. Pakisabi ang unending. Unending blessings. And made Him glad with the joy of your presence. For the King trusts in the Lord. Through the unfailing love of the Most High, you will not be shaken. Anong number yan? Anong number, Sister Jinky? Number 4 ba yan? Anong papagat niyan? Yan. Taas mo nga, sister. Sige pa. Taas pa. More. Yan. To achieve victory. To achieve victory. Salamat po. To achieve victory. Bakit kinakailangan natin ng katapangan? Sapagkat hindi ka magtatagumpay ang walang katapangan. Winners never quit. And quitters will never win. Tandaan mo yan. Laging may oposisyon, laging may oposisyon. Laging may pagsubok, laging may nataking kaaway. Laging may mamabigat na laban. Pero ang mga sumusuko ay namamatay. Ang mga sumusuko ay nasa sidetrack. Ang mga sumusuko ay natinumot. Pero ang lumalaban, patuloy na ipinaglalaban ng Panginoon, kinataas ng Diyos. Ang totoo lang, itong mga pangangaral na ito ay hindi nakaral. This is a warning for all of us. Amen. Inuulit ko, ang mga may give a prophecy ay nag-encourage, pero ang mga propeta ay nag-warning. Sabi nga ni Morris Cebulo, maaaring hindi na ako pumalik ng Pilipinas, I am now 82. Sabi niya. But prophets never retires. Sabi niya. Prophets never retire. Sabi niya. Hindi na nagre-retire ng mga propeta. Nagiginig pa ho. Anong pa ho ba tayo? Anong sabi ni Jesus sa TG? Pinanood niya si Dr. Morris Cebulo. Yung anointing natin tsaka daw ni Dr. Morris Cebulo, hindi nagkakalay. The same anointing, the anointing of an apostles. Pakisabi sa lahat, hindi mo yan makukuha kay Pastora Susing. Si Pastora Susing may teaching, pero si Pastora Susing walang anointing. Amen. Conclusion. So be strong and courageous, for God is with us. Magpakatapang ka dahil ang Diyos mo ay sumasa iyo.
Hanggang ngayon, hindi ka nagbibigay ng tithes, offerings, at first fruits. Ang tagal mo dyan sa ibang bansa, ang dami mo nang pinuntahan yung bansa. Hanggang ngayon, wala ka pa rin nakita yung Kingdom of Jesus Fellowship. Ang kinakailangan mo, be strong and courageous, for God is with us. Do the work of God. Be a leader. Face the opposition and achieve victory. So be strong. Amen? And courageous, for God is with us. So do the work of God. Be a leader. Face the opposition and achieve victory. Amen? Ay, kahit ito kayo. At habang tayong lahat ay nakatayo, nakayaw at nakapikit, tinanggap mo na ba si Christ bilang Lord and Savior ng iyong buhay? Binitawan mo na ba ang mga bisyong kasalanan? At ngayon nakatalaga na ba ang buhay mo sa Panginoon? Handa mo na bang gawin ang kalooban ng Panginoon? At patuloy na gawin ang kalooban ng Diyos? Handa ka na bang bumalik sa kalooban ng Diyos? May pagpatuloy ang kalooban ng Diyos? At handa mo na bang magbutihin pa ang kalooban ng Panginoon? Shall we bow down our heads and close our eyes? Yes, bow down our heads and close our eyes. Close your eyes. Ngayon, come and talk to your God. Para sa apin mo ang Panginoon. Talk to your God. Napakaganda ng aral. Napakaganda ng mensahe. Lalo na ikaw na leader. Nagtatagal ng leader. At totoo lang, inulit ko lang na naman ang aral na ito. Matagal ko na itong pinangaral. Nung mga pinangaral ko ito, after nung mga pinangaral ko rin ito, at muli mong pinangaral. Sapagat malibang tayo may katapangan, wala tayong tagumpay. Malibang may katapangan tayo, hindi tayo pwede maging leader. Malibang may katapangan tayo, ay hindi natin maharap ang mga oposisyon. At hindi natin magagawa ang kalooban ng Diyos malibang tayo may katapangan. At ang sabi ng Revelation 21 verse 8, ang mga pupunta sa impyerno, ito yung mga duwag. At kung tayo'y nangihina ng lalabing, may sakit, may karamdaman, nalulupay-pay, humingi ng lakas, humingi ng tapang sa Diyos, humingi ng tatag sa Diyos. At ang sabi ng Biblia, handa niya itanim niya itong ibigay. Habang tayong lahat ay nakataas ng ating mga kamay, sabihin mo ito, Panginoong Diyos, sa oras na ito, tinatanggap ko ang katapangan mo. Handa na mo ako na tumalikod sa lahat ng misyon kasalanan. Handa na mo akong gumawa sa kalooban mo, bumalik sa kalooban mo, at gawin ang kalooban mo. Handa na mo ako na ipagpatuloy ang mga dati mong ginagawa na hindi ko na ginagawa ngayon. Lord, patawarin mo po ako sa lahat ng nagawa mong misyon kasalanan, lahat ng mga mali sa buhay ko, lahat ng mga pagtakas ko, mga hindi ko pananampalataya sa iyo, sa mga karuwagan ko. Sa oras mong ito, Panginoon, nagpapaniglob ako sa inang totohanan. Tinatanggap itang tunay bilang Lord God Savior ng buhay ko. At sa oras mong ito, iniaalay ko sa iyo ng buong buo ang buhay ko. Kagaya nila Diyos, nila Solomon, nila Apostle Paul, and many men and women of God in the Bible, ino-offer ko ngayon ang buhay ko sa iyo. Inisin mo, patalin mo, gamitin mo para sa iyong karangalan. Because I know
sinusugan o anumang mga pangangailangan natin bago natin hingin lahat yung mga yan. Sa oras na ito, tanggapin mo muna ang katapangan ng Diyos. At naniniwala ko, pag tinanggap mo ang katapangan ng Diyos, I believe even healing and miracle will come. Even success and victory and blessing and promotion will come. Actually, hindi ko ito ipapangaral ngayon. Ang dami kong mensaheng dapat ipangaral. Pero nag-decide ako gabi, pinalitan ko ang aral. Kinakagabi ko lang ito ginawa. Muli kong binalik ito. At ang sabi ko kay Ruth, makinig kang maigi sa ipapangaral mo ngayon. At itarap mo ito ng malalim sa puso mo. Wag mong tutularan sila. Wag mo silang gagayahin. Sapagat maraming nasayang sa buhay nila, mismo ang buhay nila'y masasayang. Sapagat hindi nila pinakinggan ang tamang aral. Hindi siya nakabuhay ang tamang aral. Taas mo ang dalawang kamay mo patungo ng langit. Sa maniwala kasi hindi! Tama-tama ko, malakas na kapangyarihan ng Diyos! Tumatalsik habang naginginig ka! Tumatalsik habang nanonood ka! Kung walang katapangan, walang tagumpay.
kailangan mo na katapangan. At binibigay na Diyos siya. So, Father, for your own glory, alam mo. Kasi sa pwede ito.